Inyong paghahanda sa ngayon, Chairman? Sir Mike, lahat po ng mga kagamitan na gagamitin namin ay inuna na po namin sa tinatawag natin procurement at halos it. Tapos na po kami, nabigyan na po namin ng mga notice of award ang mga contractors at supplier na amin pong kinukuhanan ng mga iba't ibang gamit magmula sa ballot box, magmula sa padlock at mga indelible ink at iba pang gamit. Ngayon naman po, kausap na namin ang National Printing Office at hopefully po makapagsimula na talaga tayo ng printing na mga balota. 92 million balos po, Sir Mike, ang kakailangan nating ma-imprinta na balota. At ang amin pong estima ay baka sakali makatapos po tayo ng pag-iimprinta ng mga ikatlong linggo hanggang huling linggo po ng Oktubre. So yung po eksaktong period naman upang ma-print natin yung mga pangangailangan natin na balota. So ang ibig sabihin nito, Chairman, sa kasalukuyan, sa inyong pagtaya, hindi kayo mabibitin. Talagang kaya nyong igawin ang lahat, i-provide ang lahat before yung actual election or yung bago yung filing ng Certificate of Candidacy. Tama po kayo sapagkat kahit po may mga panukalang batas, mga sinasabi na baka daw po sakaling hindi na matuloy ang eleksyon, hindi naman po ganun kami nakapokus. Base nga po sa binanggit ninyo, meron po kasi tayong umiiral na batas na may eleksyon sa December 5, 2022. At dahil dyan, hindi po kami pwedeng magpatumpik-tumpik o ipagbaka sakali na hindi, baka hindi matuloy. Kaya po yung preparasyon namin ay ganun na lang din as if talagang tuloy na tuloy ang December 5, 2022.